Sa aming mga minamahal na mga tagapakinig, sa nakaraan nating pag-aaral na unawaan at naiintindihan natin na isa pala sa bagay na ginagawa ng maliit na sungay ay pamumusong sa harap ng ating Panginoong Diyos. At napakaraming patunay at patotoo na ating ibinigay upang mapatunayan na walang ibang tinutukoy ng salita ng ating Panginoong Diyos na maliit na sungay na taong may hawak ng numerong 666 kung hindi ang Papa ng Roma. Sa mga oras na ito, pag-aaralan natin ang isang bagay na ginawa ng maliit na sungay na siyang magpapatunay na wala talagang ibang tinutukoy ng salita ng ating Panginoong Diyos na maliit na sungay kung hindi ang Santo Papa ng Iglesia Romana Katolika. Sa mga oras na ito, hingin natin ang karunungan at kaalaman na ipagkaloob sa atin ang ating Panginoong Diyos upang maunawaan at maintindihan ang lahat ng katotohanan na ating pag-aaralan. Tayo ay manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, sa mga oras na ito, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga oras na ito na muli mong ipagkakaloob ang iyong banal na Espiritu upang magbigay pangunawa at upang maunawaan namin ang lahat ng mga katotohanan na kinakailangan naming maunawaan upang kami ay maging handa sa iyong napakalapit na napagbabalik. Alam namin, Panginoong Diyos, na wala kaming magagawa kung wala ang iyong karunungan, kaya sa mga oras na ito, ipinakukumbaba namin ang aming mga puso upang ipagkaloob sa amin ang banal na Espiritu. Hinihiling din namin, Panginoong Diyos, na sana hindi magtagumpay ang kaaway sa lahat ng kanyang pamamaraan na gagawin upang itigil ang pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Patawarin kami sa lahat ng mga kasalanang aming nagawa. Ito'y aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa mga oras na ito, pag-aaralan natin kung paano binago ng maliit na sungay ang kautusan ng ating Panginoong Diyos at sino ang iglesia na gumawa ng mga bagay na ito, sapagkat ito'y kinakailangan nating maunawaan at maintindihan upang makilala natin kung sino ang maliit na sungay. Ito ang inyong programang pinamagatang Maghanda Kang Salubungin ang Ating Diyos. Unang talatang babasahin natin, makikita sa Daniel chapter 7, verse 25. Ito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of times. Sa talatang ito, mga kapatid, ipinakita sa atin ang ating Panginoong Diyos kung ano ang isang bagay na gagawin ng maliit na sungay. At ito pala ay ang pagbabago sa kautusan ng ating Panginoong Diyos at pagbabago sa panahon. At malalaman at mauunawaan at maiintindihan natin sa mga oras na ito kung sino ang iglesia na gumawa ng mga bagay na ito upang makilala natin sino ang maliit na sungay na tinutukoy ng salita ng ating Panginoong Diyos. At mapapatunayan natin na hindi tayo nagkamali sa interpretation natin sa salita ng ating Panginoong Diyos na ito ay tumutukoy sa papacy. Now, tingnan muna natin, ano ba ang sinabi ng ating Panginoong Diyos patungkol sa kanyang kautusan? Sa Matthew chapter 5, verse 17 to 18, ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. Huwag niyong isipin na ako'y pumarito upang wasakin ang kautusan or ang mga propeta. I am not come to destroy, but to fulfill. Hindi ako naparito upang ito'y wasakin, subalit upang ito'y sundin. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Sa talatang ito ay pinakita sa atin ng ating Panginoong Diyos na ang pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus hindi pala upang wasakin ang kautusan, bagkus upang ito'y sundin at upang ito'y maging halimbawa sa lahat ng mga tao sa sanlibutan ito na habang nananatili pa ang langit at saka ang lupa, ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos ay mananatili. Kaya nga, mga kapatid, walang sinumang mga tao sa sanlibutan ito na may karapatan na baguhin o wasakin ang kautusan ng ating Panginoon. Sapagkat habang mayroon pang langit at mayroon pang lupa, ang kautusan ito ay kinakailangang sundin upang ang lahat ng kautusan ay masunod. Now, tingnan natin, mga kapatid, ano ang sinabi sa Deuteronomy chapter 4, verse 2? Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish aught from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God, which I command you.
Kanina mga kapatid, itinuro sa atin ng ating Panginoong Diyos na ang kautusan ay mananatili hanggang mayroon pang langit at lupa. At ito'y kinakailangan nating sundin. At sa talatang ito, ipinakita naman sa atin ng ating Panginoong Diyos na ang kautusan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na tumutukoy sa 10 utos, walang anumang kautusan sa kautusang ito na pwede nating tanggalin. Subalit hindi ito ang nangyari ngayon sa sanlibutan sapagkat maraming mga tao na ang kautusan ng ating Panginoong Diyos ay kanilang binago. Maraming mga tao sa sanlibutan na ang kautusan ng ating Panginoong Diyos ay kanilang binawasan. At ito ay ang ugali na ginagawa ng maliit na sungay. Kaya nga upang makilala kung sino ang maliit na sungay, kinakailangang malaman natin at makilala natin sino ang nagbago sa kautusan at sino ang bumawas sa 10 utos na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa salita ng ating Panginoon, hindi natin pwedeng bawasan. Now sa 1 Timothy chapter 6 verse 14, ano pa ang sinabi ng ating Panginoon? That thou keep these commandments without spot, unrebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ. So ano ang itinuro sa atin ng ating Panginoong Diyos sa talatang ito? Ang 10 utos na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, kinakailangan natin itong sundin. Kinakailangang walang isa sa utos na ito na hindi natin sundin. Kaya nga sabi ng salita ng ating Panginoon, kinakailangang sundin ito unrebukable at saka walang dungis. Ibig sabihin, pinaunawa at pinaintindi sa atin ng ating Panginoong Diyos na ang 10 utos, ang buong kautusang ito ay kinakailangang sundin lahat. Walang anumang utos sa 10 utos na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na pwede nating labagin kung hindi ang lahat ng kautusan ay kinakailangan nating sundin. Kaya ngayong itinuturo ngayon ng napakaraming mga tao sa sanlibutan, ito ay hindi naaayon sa kung ano ang tinuturo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga mga kapatid, kapag binasa natin yung Biblia, tingnan natin sa Revelation chapter 22 verse 14. Ano ang sinabi ng ating Panginoon sa talatang ito? Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. So ipinakita sa atin ng ating Panginoon sa talatang ito na sa kanyang pagbabalik, yung mga taong sumusunod lamang sa buong kautusan ng ating Panginoong Diyos ang magiging mapalad. Kaya nga sa lahat ng mga minamahal naming mga tagapakinig, sana buksan natin ang ating mga puso, sana buksan natin ang ating mga kaisipan, at sana tanggapin natin ang katotohanan na ipinahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos na ang pagsunod sa kautusan ay kinakailangan nating sundin bilang mga tao. At wala kahit isang kautusan ng ating Panginoon sa 10 utos na pwede nating tanggalin, pwede nating labagin, at pwede nating hindi sundin. Ito ay itinuro sa atin ng ating Panginoong Diyos na sana tanggapin natin sa ating mga puso. Now, tingnan natin, ano ang ginawa ng isa sa iglesia ngayon sa sanglibutan ito sa 10 utos ng ating Panginoon? Basahin natin ang The Bible Questions People Asked, page 26 to 27. Itong aklat na ito ay aklat ng Iglesia Romana Katolika. Ano ang sinasabi ng aklat na ito? In the New List, the first commandment suppressed reference to other gods and was formulated in a positive and more perfect manner to love God above all things. In the second, worship of image was eliminated because this was already covered in the first, not to fall in with the cult of things that would replace God. So ano ang tinuturo ng iglesyang ito sa lahat ng sumusunod sa kanilang pananampalataya at paniniwala? Kanilang itinuturo na ang ikalawang utos ay kanila nang tinanggal sapagkat sila'y naniniwala na ang ikalawang utos ay na-cover na ng unang utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya kanilang itinuturo na ito'y kanilang tinanggal sapagkat ito'y cover na ng first commandment. Pero ito po ay justification. Bakit? Sapagkat ang ikalawang utos ng ating Panginoong Diyos ay ang utos na kanilang nilabag. At upang ma-justify ang paglabag nila sa ikalawang utos ng ating Panginoong Diyos, tinanggal nila ang ikalawang utos ng ating Panginoon. Now, ipagpatuloy natin mga kapatid, ano pa ang sinasabi ng aklat na ito? In its place was put the commandments against taking God's name in vain. So ano ang kanilang ginawa? Ang ikatlong utos ay ginawa nilang ikalawang utos. Now, tingnan natin ngayon sa page 26. Ano ang sinasabi? Augustine considered the precept against taking God's name in vain as the second commandments
and sanctification of feast as the third. But because he put the earth's 12 first commandments together, his least lack one item to make 10. So he split the ninth commandments in verse 17 into two distinct precepts. The ninth prohibited the desire of the wife and of the neighbor, and the tenth prohibited desiring a neighbor's goods. He was the first to propose two distinct commandments from verse 17. So ano yung mauunawaan natin sa aklat na ito? Dahil kanilang tinanggal yung ikalawang utos, sapagkat sa kanilang explanation, cover na ito ng first commandment, ano ang kanilang ginawa? Yung ikatatlong utos, nilagay nila sa ikalawa. At saka yung pang-apat na utos, nilagay nila sa pangatlo. Kaya nagkulang ang kanilang sampung utos. So ano ngayon ang kanilang ginawa? Yung utos sa verse 17 ay kanilang hinati sa dalawa. So ito ang ginawa, mga kapatid, ng Roman Catholic Church. Ibig sabihin, ang sampung utos ng ating Panginoong Diyos ay kanilang binago. At isa sa utos ng ating Panginoong Diyos ay kanilang tinanggal. Contrary sa kung ano ang tinuro ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, walang ibang tinutukoy ng salita ng ating Panginoong Diyos na maliit na sungay na magbabago sa kautusan ng ating Panginoong Diyos kung hindi ang Iglesia Romana Katolika lamang. Kaya yung Little Horn ay walang iba kung hindi ang Pope ng Roman Catholic Church. Ano pa ang kanilang ginawa? Sa isa pa nilang aklat, The Faith Explained, page 245-246. Ano ang sinasabi ng aklat na ito? We know that in Old Testament times, it was the seventh day of the week, the Sabbath day which was observed as the Lord's Day. That was a law as God gave it to Moses on Mount Sinai. Remember to keep holy the Sabbath day. So sa aklat na ito, mga kapatid, ay kanilang tinuro at kanilang sinabi na ang utos na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos doon sa Old Testament sa panahon ni Moses ay ang pagsunod sa araw ng Sabat. Ikapitong araw, mga kapatid, yung ibinigay ng ating Panginoong Diyos bilang araw ng Sabat. So ano ang ginawa ng Iglesyang ito? Sa page 246, nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. We know of the change only from the tradition of the church, a fact handed down to us from earliest time by the living voice of the church. That is why we find so illogical the attitude of many non-Catholics who say that they yet will believe nothing unless they can find in the Bible, and yet will continue to keep Sunday as the Lord's Day on the say-so of the Catholic Church. So ano ang itinuturo ng Iglesia Romana Katolika sa aklat na ito? Kanilang itinuro na ang ibinigay na utos ng ating Panginoong Diyos ay ang pagtalima sa araw na ikapito na araw na Sabat. Ito ang tinuturo ng salita ng ating Panginoong Diyos, and even ang Roman Catholic Church, alam nila ito. Pero ano ang kanilang ginawa? Binago nila ang kautusan ng ating Panginoong Diyos mula Sabat or Saturday at ginawa nilang Linggo. Ibig sabihin, walang isang iglesia sa sanlibutan ito na pumulfil or tumupad sa hula ni Propeta Daniel kung hindi ang Iglesia Romana Katolika lamang. Kaya nga sila ang tinutukoy ng salita ng ating Panginoong Diyos na Little Horn, na maliit na sungay. Ito ay tumutukoy sa leader ng Roman Catholic Church na tumutukoy sa Papa. Now, tingnan natin, mga kapatid, sa isa pa nilang aklat, Liturgical Year, page 38, volume 1. Ano ang sinasabi ng aklat na ito? In this time, the Christian also accepted the name Sunday from pagan Rome and gave it a Christological interpretation. It was not a day of rest but a regular working day, and the believers came together for services either in the evening or early in the morning. So sa aklat na ito, kanilang itinuro, mga kapatid, na ang araw ng Linggo or Sunday, it is just a regular working day. Hindi ito araw ng kapahingaan, hindi ito araw ng Sabat na itinuro ng ating Panginoong Diyos, subalit ito'y regular working day. Ano pa, mga kapatid, ang sinabi? Only in the 4th century on March 3, 321, under Emperor Constantine, was a law promulgated which made the sundress obligatory for court and offices of the imperial government. Kailan lamang ito nabago? Sa panahon ni Constantine. Sa 4th century, March 3, 321. Doon binago ang batas ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Constantine, na kung saan ginawa niya ang Sunday
as the rest day obligatory para sa lahat ng mga tao. Ano pa ang tinuturo ng aklat ng Roman Catholic Church? Its purpose was to protect the Sunday and to make it easier for the Christian in government services to attend the Sunday assemblies of their fellow believers. Ano ngayon yung karugtong? The Constantine law about the Sunday rest was not altogether happy event for the Christian community. So sa mga tunay na Kristiyano during this time, mga kapatid, na hindi sumusunod sa araw ng Linggo, ang pagbago sa kautusan ay hindi masayang araw para sa kanila. Bakit? Tingnan natin, mga kapatid, ano ang sinasabi. They understood their Sunday celebration as something very different from Sabbath, namely as the celebration of the one who was rejected by the Jews, crucified but rose from the dead. The new Sunday law made it now appear as if the Lord's Day were a kind of another Sabbath. So bakit hindi sila masaya? Sapagkat alam nila, ngayong pagse-celebrate nila sa araw ng Linggo ay napakalayo at lubhang kakaiba kaysa araw ng Sabbath. So ito, mga kapatid, ang tunay na itinuturo ng Iglesia Romana Katolika. Tunay na kanilang tinuro kung ano yung tunay na nangyari nung unang panahon na ang araw ng Sabat ay binago pala at sila ang may kagagawan ng pagbabagong ito sa pamamagitan ni Constantine. Kaya nga, mga kapatid, sa isa nilang aklat, The Compact History of the Pope, page 23, Sylvester was a man of ability and influence. It was he who convinced the emperor to free all slaves, to declare Sunday as a universal holiday, to free the clergy from public duties, and to establish hospitals for the sick. So sa aklat na ito ay kanilang tinuro na yun palang nag-utos kay Emperor Constantine na gawing holiday yung Linggo ay walang iba kung hindi ang Santo Papa ng Iglesia Romana Katolika. So ibig sabihin, yung hula ni Propeta Daniel na mayroong maliit na sungay na magbabago sa kautusan ng ating Panginoong Diyos ay natupad sa pamamagitan ng Santo Papa. Kaya walang ibang tinutukoy ng salita ng ating Panginoong Diyos kung hindi ang Santo Papa ng Iglesia Romana Katolika. Now tingnan pa natin, mga kapatid, sa isa pa nilang aklat, Apostles' Creed, page 29. Sapagkat nabasa natin kanina sa Daniel chapter 7 verse 25 na ang isa sa kanilang binago ay ang kautusan at ang panahon. Now, paano nila binago ang panahon or ang oras? Tingnan natin, mga kapatid, sa aklat na ito. The six days of Genesis are geological ages of millions of years. So ano ang tinuturo, mga kapatid, ng Iglesia Romana Katolika sa aklat na ito? Kanilang itinuro, mga kapatid, na yun daw Genesis, account of creation, na 7 days, ito daw ay million of years. Ito ang kanilang itinuturo. Now, ano pa ang karugtong? The fundamental reason is that geological evidence would not match the sequence of creation, and that the Bible itself say, with the Lord, one day is like 1,000 years, and 1,000 years like one day. So dito natin makikita, mga kapatid, kung paano binago ng Roman Catholic Church ang panahon, sapagkat nilikha ng ating Panginoong Diyos ang sanlibutan sa loob ng 6 na araw. Pero ano ang kanilang itinuturo? Kanilang itinuturo na yung 6 na araw na iyon, it is made up of million of years. Dito nila ipinakita kung paano nila binago ang panahon na tinuturo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ano pang sabi nila sa isa pa nilang aklat? What Catholic Believes, page 40. Ano ang sinasabi ng aklat na ito? Catholics, along with many other Christians and many Jews, are not required to think that every event described needs to be accepted in the sense of having been an objectively observable occurrence, something someone could have photographed if only they have a camera. For example, we do not have to believe that the world was created just the way it is in a period of 6 days. So ano ang kanilang itinuturo, mga kapatid, sa aklat na ito? Kanilang itinuturo na hindi natin kinakailangang maniwala na ang sanlibutan ay nilikha ng ating Panginoong Diyos sa loob ng 6 na araw lamang. So dito nila winasak at sinira ang panahon na kung saan nilikha ng ating Panginoong Diyos ang sanlibutan sa loob ng 6 na araw. Now, ang tanong ngayon, mga kapatid, bakit nila ginagawa yung mga bagay na ito?
Bakit nila gustong sirain yung 6 days account of creation? Now, tingnan natin mga kapatid sa salita ng ating Panginoong Diyos. Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, God ended His work, which He had made. And He rested on the seventh day from all His work, which He had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work which God created and made. So ano yung maiintindihan natin sa talatang ito? Nung nilikha ng ating Panginoong Diyos ang sanlibutan at lahat ng mga bagay na andon sa sanlibutan, sa 7th araw, yung ating Panginoong Diyos ay nagpahinga. Ito yung araw ng Sabat. At ang araw na ito ay kaniyang binanal, kaniyang binigyan ng biyaya, at ang araw na ito, dito siya nagpahinga. Now, ano ang dahilan bakit ito ginawa ng ating Panginoong Diyos? Hebrews chapter 4, verse 9 to 10. There remaineth therefore a rest to the people of God. For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own work as God did from His. So dito natin makikita na yun palang pagpapahinga ng ating Panginoong Diyos sa 7th araw, hindi sapagkat siya ay napagod, kung hindi upang magbigay ng ehemplo sa lahat ng mga tao na susunod sa araw ng kapahingaan, na araw ng Sabat, na araw na 7, na sila rin ay tumigil mula sa kanilang mga gawain, sapagkat ang araw na ito ay banal at biniyayaan ng ating Panginoong Diyos. Now tingnan natin sa Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Ito yung patunay na yung ginawa ng ating Panginoong Diyos ay ehemplo para sa lahat ng mga tao. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor the stranger that is within the gate. So ito yung utos ng ating Panginoong Diyos sa kanyang 10 utos. Naalalahanin natin ang araw ng Sabat, at sa araw na ito, wala na tayong pwedeng gawin. Lahat ng mga nasa loob ng ating tahanan, mga katulong at lahat ng mga hayop. Now, tingnan natin mga kapatid sa verse 11. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So dito natin makikita mga kapatid na yun palang pagpahinga ng ating Panginoong Diyos sa 7th araw ay halimbawa sa lahat ng mga tao na kinakailangan nating sundin, na tayo ngayon na sumusunod sa ating Panginoong Diyos pagdating sa 7th araw, araw ng kapahingaan, ay kinakailangan nating magpahinga. Now tingnan natin ngayon, ano ba ang sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos patungkol sa araw ng Sabat? Ezekiel chapter 20, verse 12, and then 20. Moreover also I gave them my Sabbaths, to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. So dito natin makikita at dito natin mauunawaan na yung Sabbath pala ay sign na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Now sa verse 20, and hallow my Sabbaths, and they shall be a sign between me and you, that they may know that I am the Lord your God. So ipinakita sa atin ng ating Panginoong Diyos gaano pala kahalaga ang Sabat. Ang 7th araw, mahalaga ito sapagkat ito ay binanal, at dito sa araw na ito nagpahinga yung ating Panginoong Diyos, at sa araw na ito ang ating Panginoong Diyos ay nagbigay ng biyaya. At ito'y mahalaga sa lahat ng mga tao sapagkat ito pala yung sign na yung Diyos na nasa langit yung ating pinaglilingkuran, at tayo ay naglilingkod sa Diyos na lumalang sa langit at saka sa lupa. Romans chapter 4 verse 11. Pag sinabi nating sign, ano yung sabi ng talatang ito? And he received the sign of circumcision, a seal of righteousness of the faith, which he had yet being uncircumcised. So dito natin makikita pag sinabing sign, ito pala ay tumutukoy sa seal or sa tatak ng ating Panginoong Diyos or sa marka ng ating Panginoong Diyos. So yung Sabat ng ating Panginoon ay ang kanyang tatak, ang kanyang marka na kanyang ipagkakaloob sa lahat ng mga tao na andito sa sanglibutan na sumusunod sa kanyang mga kautusan. Now sa isa pang talata sa Biblia, 2 Timothy chapter 2 verse 19. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. Yung ating Panginoong Diyos, meron siyang tatak
para sa lahat ng mga tao na kung saan yung tatak na ito ay kapag nasa sa atin, ano ang mangyayari? The Lord knoweth them that are His. Sa pamamagitan ng tatak na ito, tayo ay makikilala ng ating Panginoong Diyos na kanyang pagmamayari. Kaya sa mga minamahal namin na mga tagapakinig, sana buksan natin ang ating mga puso't isipan na yun palang pagbago ng kautusan ng Roman Catholic Church ay ang napakalaking patotoo at patunay na kung saan sila ang tinutukoy ng salita ng ating Panginoong Diyos sa propesya ni Propeta Daniel na maliit na sungay na magbabago sa kautusan. At ito'y tumutukoy walang iba kung hindi sa Santo Papa ng Iglesia Romana Katolika. Revelation chapter 13 verse 16 to 17. Bakit ito binago ng maliit na sungay? And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Ano ang ipinakita sa atin ng talatang ito? Bakit nila binago yung kautusan ng ating Panginoong Diyos? Sapagkat yung kautusan na kanilang binago mula Sabado patungong Linggo, yung kautusan na ito ay ang marka ng ating Panginoong Diyos. At ayaw nila na matanggap ng mga tao sa sanlibutan ito ang marka ng Diyos sapagkat meron pa na silang marka na kung saan kanilang imamarka sa lahat ng mga tao. Now, Revelation chapter 14, verse 9 and 10. Ano ang sinasabi ng talatang ito? And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. So dito natin makikita, mga kapatid, sa talatang ito na kapag matanggap natin yung tatak at marka ng maliit na sungay at ng taong may hawak ng numerong 666, matatanggap pala natin ang galit at ang parusa ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa mga minamahal naming mga tagapakinig, sana buksan natin ang ating mga puso't isipan. Tanggapin natin ang katotohanan na ipinahayag ng ating Panginoong Diyos upang matanggap natin ang marka at tatak ng ating Panginoong Diyos at hindi ang marka at tatak ng hayop na magiging dahilan na tayo ay makakatanggap ng parusa ng ating Panginoong Diyos. Sa ating pagpapatuloy sa darating na panahon, mauunawaan at maiintindihan natin kung bakit binago ang kautusan mula Sabado at ginawang Linggo. Ano ba ang Linggo? Ito ba ang marka at ang tatak ng hayop? Ito'y mauunawaan at maiintindihan natin sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos na may-ari ng aming mga buhay, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagbibigay sa amin ng karunungan upang maunawaan at maintindihan ang mga katotohanan ng aming pinag-aralan sa mga oras na ito. Sana ang mga katotohanan ito ay matatak sa aming puso't isipan, aming palakaran, aming masunod, at upang kami maging handa sa iyong napakalapit na napagbabalik. Patawarin kami sa lahat ng mga kasalanan ng aming nagawa. Ito'y aming hiniling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.